And so may nakita kong yakon kanina nung kumain kami dito. Kasi naalala ko last na kumain ako nito nung buhay pa yung lola kong igurot eh. Masarap to natikmal ko masama. Para siyang singkamas na ano. Lahi ng kamote. Tama ba kuya? Ayan, yan si kuya. So bali yung store na kinainan namin dito sa may Maliko. Ayan siya. Kung gusto nyo magmerienda dito lang siya. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Pag bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. Click nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga bagong vlog ko. Yung mga kayami, dahil nga sabi ng brother ko, Linggo is wala siyang trabaho. So, namasyal kami sa Maliko Point View. So, ipapakita ko sa inyo yung mga ibang pasyalan sa Maliko Point View at yung kung gaano to kaganda at gaano din kadelikado yung daanan. So, without any daldal, tara! Kaya ang daanan dito parang nakakalikasan pero parang mas
Para silang nakakatakot pero din ang sobrang lamig, parang masasabi mong nasa Baguio pa kasi yung iba yung ano nung ano eh, yung hangin talagang parang may yelo, yung gano'n, yung nadampi sa ano balat, malamig siya. So, malamig na kami sa ano, sa destination namin. Medyo mataas nga lahat, nakatatakot din yung daanan dito sa napapansin ko ganyan siya. Hindi siya ganun talawag yung daanan niya, medyo sakto lang sa dalawang sasakyan na magkatalog siguro. Ganyan, then ganyan ka tapos makapansin nyo, dito ka tulad. Pero ang maganda dito kasi ano niya, virgin yung bundok. Di tulad ng ibang napuntan yung bundok, ano eh. Kung nakakalbo siya, may padman lang nakakalbo yung mga naglalandslide. And then may mga nag-ano na, marami rin namamasyal dito kasi marami kami sasalong mga four wheels. O, mga four wheels ang ano, may mga ilang bahay din. O, ayan kapag papansin nyo, ayan may mga bahay. Ayan, may heavy equipment doon. And so, aakyatin natin yung pinakatoktok siguro nito. Pagka-travel dito is kailangan ka matyaga ka. And then, kailangan talaga sakit sa ano, sakit sa pwet. So, mga tuhod kasi hangla, medyo may kalayuan siya. Mas siguro nakakatingin ko mas nakakatakot dito kasi sa kalikasan. Kung punta ko ng daan kalikasan, okay siya eh. Yun nga lang, walang mga barrier yung daanan. Unlike dito may mga barrier pero yung problema ko dito yung kaugulog na ba ito. Ganun. Kita yung katakot rin yung ano niya. Papasin yung mga bind rin. So medyo mas nakakatakot siya. And then may mga part na mababa na medyo babaha siya. So medyo madulas. Not careful tayo pag sa mga ganitong daanan. Dahil iba ang duwas ng kalsada sa bundok dahil yung alam niyo yung texture ng lupa ng dito sa bundok medyo malagkit na madulas. May kung napapansin niyo yung area to is ginagawa nilalagyan ng barrier yung bundok. Medyo marami yung tatrabaho ngayon dyan. Kasi nilalagyan nila ng barrier. Ayan kung papansin dito kami sa taas talakan na nakabuy yung way pumunta na ako ng project. First time ko umangkat na ganito palayo kasi hindi ako unsafe talaga ako totally yung maangkat na kaya natatakot ako. Ayan. Parang first time ko lang ito na yung punta ng ganito ang travel na ganito palayo. So mag-aapin na masay niyo ako yan. Ang lamig! My God! Parang dito kami sa Baguio.
kami galing ang galing. Ay, manami. Kuya, malayo pa ba yung Maligo viewpoint? Nalabas ang dibato ko. Masasalubong tayo mga nakabuo, nakabutor, nakabahay. Baby! Masaya! Oh, malagahay sila. Kapitin yung pagkute sa flower. Ang ganda ng view. Diyan di ba nakakatakot siya? Nakabuo! Oh my God! Ang lamig talaga, paramis, wala akong jacket na dala. So nakifeel ko yung hangin. Parang daanan ng water. Ito, hindi daw na kami sa malapit kami sa pinakamataas. Ang taas talaga dito. Kikita nyo naman yung mga sa background ko. Ang taas ng area. Taas talaga dito. Hindi pa masyado nagawa ko kalsada dito kasi nilalagyan ng mga barrier ko. Dito para sa paggawa ng kalsada dahil may mga batong naghuhulugan ganun. Yan, so sabi nung gumagawa, malapit na daw kami sa Butek. So marami na rin ganun umaakyat. Then yung iba bumababa lang, siguro mas early sila punta dito. So kami kasi mga 9 kami nagbiyahe and hindi ko alam kung anong oras na ngayon, so i-check pa lang namin. At sakit na ng bed ko, sakit pala nung nakaantas ka lang. Medyo malapad kasi ng upuan ng brother. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been too long. If I could lay down beside you, I would. Yan mga kaya, hindi na nakapit sa Maligo viewpoint. So nandito kami sa pinaka-viewpoint, pinaka-taas. So makikita nyo yung kita na dito kami sa Maligo viewpoint. Yung mga kaya kami dito sa part na to, dahil maraming tayo nahihiya kung magsalita yan. So makita nyo naman ng video dito, ang ganda-ganda talaga. Maraming lamig dito, parang bagyo, ang daming turista. Yan siya kaganda, diba? May kaib, bali mga kaya may mga kainan din dyan. Kung gusto yung magmerienda, hindi ka naman maanoan dito dahil may maraming magtitinda. Yung mga kaya may dito na kami sa Maligo viewpoint. And then yung viewpoint na sinasabi, dito kami sa pinakataas. So kung gusto nyo naman may magmerienda, may yung area na yan is may mga nagtitinda ng food. So dito kami sa viewpoint, sa pinakataas. And then puntaan namin mamaya yung bandar doon, kasi may ibang ano daw doon, may ibang
papasyalan yung mga bilihan ng mga ano sila, may bilihan dito ng mga anuin ng mga gulay. Yung mga kaya may dito kami ngayon sa Malico Viewpoint. So sa malaking Malico Viewpoint may ano dito, may tawag dito, may mga kung gusto mong kuyayanda, meron sila mga panila dito. Then may mga souvenirs din sila, then mga food na pwede mo mabibigyan. So mamaya bibili tayo. So kakain muna kami dahil medyo mas malayo yung travel namin. And lulugaw muna tayo. Panoor niyo ako kumain. That's all I want to do. How did you say if I could that I'll see you soon? If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want to do. So andito ngayon tayo sa ano, sa Malico, sa Tourist Assistance Center. So we registered tayo, may ano daw 20 pesos isa, no ate. Ayan si ate, siya yung magbabayad muna tayo. So nasulat ko na yung pangalan ko there. Wala yung pangalan nung YouTube ang nilagay ko dyan. Ayan. Yung dalawa. And so aakit tayo sa may inyat at papalante statue ba? Japanese shrine daw. So yun yung brother ko. Yung chinelas ko flat kasi siya, hindi siya pwedeng pang bundok. Medyo nakakapagod. Ay, mulita talaga. Japanese shrine. Medyo madulas yung chin. Pwede ko kayo umakit ang taas. Wait. Medyo makakaya, hindi ako pwede umakit na madulas siya dito. Yung chinelas ko din medyo malayo. Madali ako napapagod. So sabi ko sa brother ko, kuha na lang siya ng caption mga 15 minutes sa may ano, Japanese shrine. Yan. So siya na lang kukuha ng coffee para sa akin, send na lang sa messenger para mahalo ko dito sa ating vlog. And so dito ko ngayon sa pinakamataas. Hindi ba ito yung pinakamataas pa lang? Ang pagpasok dito is may ano eh, may 20 pesos na entrance fee. So sila o. Mag-antay na lang sa bandang ng baba. Sa pumataas. And then, kasi yung ano yung lupa is red sa tapat madulas. Pinamadali din lang ng kuya ko kasi mo. Baka biglang umulan. Kaya medyo early kami pumunta dito. So mag-update na lang ako sa inyo mamaya. Yung mga kaya, napansin ko lang talagang maraming nakatira dito. Kasi tignan nyo yung bando. Nakita ko yung Malico National High School. Na napunta dito, and then may mga may registered area doon, and then to yung mga kagagaling doon sa taas. Ayan sila yung mga kaya mo papansin dyan doon yung school. Oh, may school doon. Oh, nakikita nyo yung Malico National High School, sabi doon. Ayan, so dito ako sa bandang baba kasi naantay ko brother ko punta sa ng Japanese shrine. Ayan, so naglalakad-lakad lang din ako habang nagaantay para makita yung ibang view dito. Marami din palang mga bahay dito ng ano, tulad ng Baguio. And then ay yung weather dito is okay siya, para siyang ano, parang sa Baguio din malamig. Mafog ganoon. Makita niyo naman talagang napalibutan siya ng bundok. And then yun yung traveled luggage, sabi doon resort. Oh, so may resort din dito banda. So check natin yung bandang front nung ano niya. May nakita kong yakon kanina nung kumain kami dito kasi naalala ko last na kumain ako dito nung buhay pa yung lola kong igurot eh. Masarap to na tikmo kumasama. Para siyang sintamas na ano, lahi ng kamote. Tama ba kuya?
bali yung store na kinainan namin dito sa may Maliko. Ayun siya, kung gusto nyo mag-merienda dito lang siya. Say hi naman dyan! Ayun, so pauwi na kami ng brother ko. Ayan. Nakakapagod pala po sa Japanese room. Di na ako tumuloy kasi ano, hindi ko kaya umakit ng mundo. Di ba may disgrasya ako na paan? Di ako kaya umakit ng mataas. So, yun yung si ano, tagtaga na ni Kuya. Yung Zula, taga Zulano siya. Tignan mo, ang galing ang maho nyo, bikers. Ayan. Yan mga kayami, so dito na tayo sa ano, Maliko. Yan, tignan nyo yung view, yung bundok dito, makikita mo yung pag. And then yung weather, sobrang ano siya, parang bagyo, malamig siya. And then may mga pag, and then yung view kasi ng bundok is talagang virgin. Yung makikita mo is green na green siya. Ayan, yan yung my brother. Nagmotor lang kami mangkas ako sa kanya. Sakit pala sa pamamangkas na ano. So pauwi na kami. Ayan, nakaligtas naman kami nakarating dito. And then nakakatakot din yung daan, parang daan kaligasan siya. So mag-update na lang ako sa inyo mamaya. Yun mga kaya, kung papansin nyo may fog na dito. Yun, tanghali siya pero nagpa-fog. Kita nyo ba yung usok-usok na? Hello! Ayan. So marami na rin pawing galing dito. Ayan, pababa na rin sila. Medyo nakaka ano, ang creepy nakakatakot kasi nga yung ano, yung pababa na medyo mahirap, nakakatakot din yung paakyat din pababa kasi di ba kailangan maingat yung driver natin. So andiyan yung brother ko dahil photography yung ano niya, content niya sa TikTok. Ayan, so super picture na lang siya. Yan, and then ako naman super video, talagang video talaga, may lalagay tayo sa ating vlog. Ayan. Ayan, so papasok tayo dito, may entrance doon, ang entrance 20 pesos. Pares din sila sa may bandang taas. Pala dito. Ito yung mga lugar na nagtaas. Kita niyo ba yan? Ayan, so mababa na ako. Nakalimutan ko yung iniwan yung helmet ko. My God! Naka-helmet pa pala ako. Nakalimutan ko yung iniwan sa parking. Ito naman kasama ko din sa salita. Ayan, oh. Naka-helmet pala ako. Paano ako mababa? Ang hirap talaga pag nakapag ka. Say hi ate! Mag-hi na muna kayo. Punta tayo sa buba. Ang hirap na akong patungan pa dito. Yung brother ko, tignan yung pali. Talagang bangin. Kaya may old na tangke dito. Tangke ang tawag dyan. Tawag dyan sa inyo. So, andun yung brother. So, punta tayo sa mga ikit. So, akit na naman ako. Nakapagod siya. Ayun, so, dito kami sa taas. Ayan yung tangke niya. Diba?
ang ganda ng view. Halik, di mad na mag-picture si kuya ko, di ako photographer. Sabi sa kanya, tignan niyo yung video. Pabangin siya pero puro pine tree. Makikita mong puno dito, pine tree lang. Ayan. And then, ang ganda ng pagkakahulma nung lupa. Ayan. So, pauwi na kami, dumaan lang kami dito. Actually, maraming pwedeng pasyalan dito sa falls. Punta ko sa falls pero ayaw ko maglakad na medyo maputik. And then, naka-flat nga lang tayo. Ayan. So, ganito lang tayo ng travel-travel na ano. Kaya nakasakay tayo mag-vlog. Ayan. Yung mga kaya, andito kami sa Malicao Nature's Park. So, makikita nyo may mga vintage na tangkit. Ewan ko kung tangkit ang tawag. And then, may mga ibang tao din there. Mga bikers. May edad na din. Nakakapagod siya pero yung ano kasi yung area is nakakaano siya, nakakatanggal ng stress. Ayan. Mapapansin niyo naman ganyan, ka-green yung damo. Unlike yung ibang park na pinupuntahan natin na dito tayo dumaan para kita natin yung ibang location. Ibang lugar nung park na to. Ayan. So kita niyo bangin-bangin siya and then puro pine tree siya. Ayan oh. Ibang ganda, ayan. First time ko ulit mag travel vlog dito sa may Pangasinan. Ayan. Diba na-maintain nilang kalinisan ng park na to at kaayusan. Ayan. Ayan yung brother ko, kasama ko. Ayan. May mga ilang tao lang din dito na pupunta. Kasi ganyan siya kaganda. Galing, di ba ang taas? Diba kaya pa uwi na kami? Ang hirap pala paakit. Pagpababa parang ang ganda. Kasi pababa siya. Pagpaakit pala. Sobrang nakakapagod. Hindi ko alam kung nasan yung brother ko. And then, nakapapak kasi ako ng putik. Kaya medyo nahirap na akong makiyak. And so, pa uwi na kami. Andun yung mga bikers din na taga Rosales. Ayan. So, ayan. Medyo ingat na lang kasama yung pag-uwi kasi medyo mas nakakatakot daw ang pababae. Hi, baby. Kita mo din yung way ka. Yan, so dito sa Malicao Ventana na kaming folks galing sa Tasa, diba? Dito naliligo yung mga nagtatrabaho dito sa may kalsada. Kita nyo na nakakayaw dito. So pupuha lang dapat kami ng afternoon dito dahil medyo ano yung ano siya yun. Ang paganda ng culture ng mga. Diyan sila naliligo kasi ito siguro yung source of water nila dito. Walang masyadong. Yung mga kami bukod sa falls na nadaanan namin yun, may karugtong papalayan dito. Oh, ang ganda din. Andito sa may bandang baba, ayan siya. Oh. Baba rin siya ng bundok, diba? Galing talaga siya sa taas ng bundok, doon siya galing sa taas. So, diyan siya bumabagsak. Ayun, ganda yung may falls pa doon bandang. Ganda doon banda kasi yung pwede kang umupo, maglaba, ganun. Tapos ang labig ng tubig niya, parang alam mo yung tubig na binabad lang sa maraming yelo, ganun siya kalamig. Kasi nawakan ko yung galing sa falls, ganun siya kalamig.